Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Tayo muling nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Nung nakaraang vlog, pinakita ko yung pag-assemble ko dyan sa ating fry pan, tapos yung paglalagay ko ng kanilang bubong. Ngayong araw naman, mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung sistema na gagawin ko kung paano ko sila papakawalan sa feeding para magkaroon kayo ng idea. Samahan nyo ako, mga kaibigan, para magkaroon kayo ng munting guide sa inyong manukan. Feeding time na pala natin ngayon, mga kaibigan. So naka-ready na yung feeds nila. So ayan yung ating breeder pellets. Gutom na sila, oh. Kapag maglalagay kayo ng manok sa isang kulungan, mga kaibigan, tapos magpi-pre-range kayo, ang una-una nyong dapat gawin, sanayin sila dyan. Once na nasanay sila dyan, dyan sila kumakain, dyan sila umaapon, kahit buksan nyo na lang yung kanilang kulungan, kusa na silang papasok dyan kasi alam nila yung oras ng pagkain at alam nila yung oras kung anong oras sila aapon. Kailangan consistent yung oras nyo, mga kaibigan, huwag pabago-bago para yung routine nila, kabisado nilang maigi. Bale ngayon, 8 a.m. papakain tayo, sa hapon naman 4 p.m. Ganyan yung routine namin, kaya alam nila kapag lumapit na kami, kapag dala-dala na yan, ayan, sabik na sila. Ilalagay na natin dyan sa loob. Ayan, para sa mga kaibigan nating beginners. Isa sa palatandaan na malusog ang ating mga manok kapag magalang kumain, tapos mabilis nila maubos yung feeds na binibigay natin. Ayan, nabubulunan na sa pagmamadali. Isa pang palatandaan, yung makintab ang balahibo kahit na hindi sila pinapaliguan. So napakasimple lang ng sistema ang ginagawa namin dito, mga kaibigan. Hindi naman ganoon kakomplikado. Kailangan lagi lang natin silang inoobserbahan, lalo na kapag ganyan kumakain. Makikita naman natin kapag may mali sa ating mga manok para makapag-adjust tayo at mabigyan natin ng tamang medication. Ayan, hintayin ko na lang sila matapos kumain, mga kaibigan. A few moments later. Ayan, may nag-egg drop doon sa ating dalawang hen. Kaya pala nag-iingay yung isang hen natin, may isang itlog na pala dyan. So kukunin ko na yan. So ayan, tinutukan na ata nung tandang. Ay, hindi naman. Kapag ganyang maitlog kaagad, mga kaibigan, huwag nyo nang papatagalin. Kunin nyo kaagad para hindi nila matuka-tuka o kaya maapakan. Naubos na rin pala nila yung nilagay kong pagkain, mga kaibigan. Ganyan lang yung routine ko, mga kaibigan, sa umaga bago natin sila pakawalan, kahit yung mga ibang manok doon sa mga cage natin sa loob. Ganun lang din, pakain muna bago tayo magpapakawala, para nasasanay sila na sa loob ng kulungan kumakain. Dagdag kalaman pala, mga kaibigan. So ang standard natin na pinapakain sa ating mga manok, 100 to 110 grams per day. So nasa 50 or 55 grams per meal. Pero sa akin, ang mga pinapakain ko sa aking breeders, 40 grams per meal lang o 80 grams per day. Dahil nga dati hindi ko sila napapakawalan, kailangan kasi yung kinakain nila, nakukonsume nila, mga kaibigan, o natutunaw ng katawan nila. Kasi doon nag-accumulate yung taba, yung sapola, kapag sobra-sobra yung feeds. Kaya hindi rin maganda na sobrang bigat o sobrang dami yung pinapakain natin. Kaya kami, nagpapakain lang kami every morning and afternoon. Hindi kami nag-automatic feeder sa mga breeders. Kasi kapag napabayaan natin na maging obese sila o sobrang bigat, napakalaking problema yan, mga kaibigan. Ang tagal na hindi iitlog, mahirapan tayong i-diet. So mas maganda na nasaktuhan lang yung katawan. Kaya yung ibang humihipo sa mga manok ko, nagtataka bakit daw hindi sobrang bigat. Ang lagi ko namang sinasabi, breeders po kasi yan, hindi naman natin ikakal. So pag breeders, kailangan saktong-sakto yung katawan. So kapag veterano na kayo, katulad ko na unti-unti nang natututo, makikita nyo yung difference nun, mga kaibigan, at matututunan nyo yan sa experience. So yun lang yung may bibigay kong paalala para hindi maputol yung production ng inyong breeders, lalo ngayong summer. Napakaganda mag-breed, mga kaibigan, wala tayong problema sa ulan. Medyo malamig pa sa madaling araw, pero hindi na katulad dati. Kaya yung mga sisiw natin, once na pumasok ang month of April, napakaganda ng mag-brooding yan. Yung nakabitaw ngayon, yung ating golden lace orpingtons, buti na lang hindi sila masyado lumalapit dito sa area ng ating Rhode Island Red. Possible na mag-away yung dalawang tandang natin kahit nakakulong yung Rhode Island Red. Enjoy na enjoy sila dyan sa ating ranging area. Ayan, nabibilad sila habang nanginginain sa damuhan. So ganyan talaga yung magandang routine ng ating mga manok para maging healthy sila lalo. Magpapaligo rin pala ako ngayon, mga kaibigan, bago tayo pumunta doon sa ating ranging area, doon sa ating mga Rhode Island Red. Papaliguan ko tong mga Black Australorp natin. 4 months old na sila, kaya kailangan ma-ready na natin. Galing ito kay Sir Marco Poli. So nabili ko to na month old lang, 2 months. Ngayon malapit na sila mag-ready to breed. Napakaganda ng rooster, mga kaibigan, show type yan na Black Australorp.
Basta galing kay Sir Marco Poli. Napakagandang linyada niyan. So kitang kita nyo naman yung kanyang palong tsaka yung tindig ng katawan. Parang Rhode Island Red Show type, mga kaibigan. Kulay itim nga lang. Ayan, itim lahat. Itim yung paa, itim yung mata. Napakaganda ng katawan, mga kaibigan. Brick shape. So papaliguan ko na muna sila tapos ipapakita ko. A few moments later. Tapos ko na paliguan yung ating mga Black Australorp, mga kaibigan. Ayan na sila. Sinabay ko yung isa nating gold partridge na hen na dumalaga. Ayan siya. Tapos yung isang tandang doon, yung nakikita nyo doon, yung basa. Black Australorp din yon. Habang iniintay natin sila matuyo, pupuntahan natin yung native chickens natin doon sa kanilang breeding pen. Dahil may napisang sisiw, mga kaibigan. So titignan natin kung ilan. Pinakawalan ko na pala muna itong mga perset natin ng Rhode Island Red Breeders, mga kaibigan, para makagala na sila. Sakto mga mamayang hapon, umiitlog yung mga hen natin. Kanina may nakuha na akong isa, may hinihintay pa tayong dalawa. Kasi every other day, perfect yung itlog nila, mga kaibigan. Sa susunod na araw, isa o dalawa. So maganda na yung egg production nila, kaya minimaintain namin na lagi silang napapakawalan. A few moments later. Medyo madumi na naman dito sa breeding pen ng ating mga native. Ayan, ang best kumapal lang dahon sa ibabaw, pati dito sa baba. Medyo nauubos na rin yung kahoy sa ibabaw, mga kaibigan. Nasisipak na. Ayan, yung anay talagang di mapigilan. Kaya isa rin sa dahilan ko kung bakit sa bakal na ako nag-i-invest. Kasi nga yung mga anay dito, bigla-bigla na lang aatakihin yung mga kulungan natin. Mas malaki yung gastos kapag uulitin na naman. Hindi kagaya kapag bakal, pag matagalan na at wala tayong iniintinding anay, ang maintenance na lang natin nun, pintura. So kahit once a year lang naman magpintura, okay na. Ito nga pala, mga kaibigan, yung inahin natin. Bumalik siya dyan kaninang bago pumasok, nakalabas na siya. So ito nga pala, mga kaibigan, yung best example kung natatandaan nyo. Nag-vaccine ako nung nakaraang vlog. Yung native hen natin, binaksinan ko. Tapos yung mga anak niya walang bakuna o yung mga sisiw niya. Yan ang isang patunay na hindi nakaka-apekto ang vaccinated sa unvaccinated. Nakita nyo naman, newly hatched yan pero hindi namatay yung mga sisiw. Kasi once na pumasok ang bakuna sa katawan ng ating mga manok, nag-degenerate yan ng antibodies. So hindi yan lumalabas sa katawan nila o hindi nila na ipapasa. Tanging sa katawan lang nila yan. Kaya yung mga walang panglaban sa peste, yun yung mga namamatay. Base rin yan sa mga napag-aralan ko sa mga veteranong nag-aalaga ng manok, ganun din yung explanation nila. Dalawa lang pala yung sisiw, mga kaibigan. So ibababa na natin to, ililipat natin dun sa labas para hindi sila maya-disturbo nung isang inahin. Kasi yung isang inahin umakyat na rin dito, possible na mangitlog na rin yon. Ito yung time, mga kaibigan, na yung batch na sinalang ko dun sa incubator, may mga natirang itlog dito. Ito yung napisa. Kaya ilang piraso lang dahil yung sinalang ko sa incubator nasa 20 na native eggs. Tapos napisa siyam. So maganda na rin yung kahit papaano may mga palahi tayo. So ibababa ko na to and then ilalabas ko sila. Dito na muna pala sila, mga kaibigan. Wala pa ang paglalagyan. Hanapan ko pa ng scratching pen yung inahin nating native para doon sila sa labas. Pansamantala dito muna sila. So update ko na lang kayo kapag nailipat ko na sila. Sa mga susunod na vlog, ipapakita ko yung mga sisiw natin. A few moments later. Dahil tapos ko na ipakita yung iba natin mga manok, mga kaibigan, balik na tayo dito sa ating mga Rhode Island Red. So papakawalan na natin sila ngayon. Naipasok ko na rin yung mga Golden Lace or Pink Tones. Tamang tama, solo na nila yan. Ang gagawin ko lang, mga kaibigan, bubuksan ko tong pinto nila. Ayan, hayaan lang natin silang lumabas. Ayan, hawakan ko na lang tong pinto para hindi bumalik. Mas maganda na hinahayaan natin sila para once na gustong bumalik ng mga inahin natin dyan at mangingitlog, eh kayang-kaya nila. Kasi yung mga inahin natin, mga kaibigan, isa pa palang trivia, kung saan sila nakakulong, doon yan mangingitlog. Hindi yan mangingitlog basta-basta sa ranging area. Kung saan sila nasanay, kahit na oras na ng pag-itlog nila, hihintay nila makabalik sila doon. Yun yung napansin ko sa observation ko. Mas maganda na hayaan lang natin sila para normal yung galaw nila. Hindi sila nakadepende sa atin. Ayan, andyan na sila sa ating damuhan at sa biladan. Ayan, ang gustong gusto nila yung makapagbilad tapos sandbaiting, yung magkukot-kot sila dyan sa lupa. Ang pagpapakawala pala ng mga manok nyo, mga kaibigan, nakadepende na sa inyo kung ilang oras. Sa akin, hinahayaan ko lang sila dyan buong umaga o buong hapon tapos ipapasok ko na doon. Depende kung may iba pa akong papakawalan. Minsan maximum na yan 2 hours o 1 and a half hours. Kung ano yung napapansin nyo na mas magandang epekto sa inyong mga manok, yun yung gawin nyo. Yun yung maibibigay kong advice sa inyo.
Maraming salamat muli mga kaibigan sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea sa ating video for today. Salamat sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Hanggang sa muli mga kaibigan, so sa susunod na vlog, meron ulit tayong mga bagong pisang sisiw. Ipapakita ko ulit sa inyo yan. Salamat sa suportang tunay sa lahat ng ating solid subscribers and supporters. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayong lahat and God bless us all.